magandang Gensan. Alam ko kahapon, sobrang nabusog namin kayo sa isang easy to prepare na recipe. Yan, ang pritong paksiyo. Sobrang nakakamiss kumain. Pero ganun talaga, may mga bagay na kailangan mong tanggapin dahil ngayong araw. Ang last episode ng Tunalicious. Pero huwag kayong mag-aalala. Kasi today sa ating third episode, meron na naman tayo titigila. Tampok para ngayong araw ang tarong Tunalicious recipe. Magugustuhan niyo. Excited na ba kayo? Nung kailangan niyo nang ihanda ang inyong papel at ballpen para ilista ang ingredients ang procedure ng isang delicious dish na hatid sa atin ng Avior Hotel. Yan ang tuna pasta and salad. Pero syempre, bago ang lahat, i-kumpleto ang food trip kung walang field trip. Kaya tara, samahan niyo ako na mag-tour dito sa bonggang hotel na ito. Planning to have an amazing escape mula sa ingay? Game ka? Tara! Situated right in the heart of the city, Avior Hotel is definitely the right place to have your perfect staycation o kahit workation. With its modern minimalist interior, strong internet connection, at sa haba ng listahan ng food and beverage options, ramdam mo ang pahingang deserve mo. Kasabay na paggawad ng Safety Seal Certificate ng Department of Tourism sa hotel na ito ay ang paglunsad ng kanilang digital check-in. Guests may now check-in using mobile phones na walang kahassle-hassle. You can also enjoy your mainit-init na coffee and favorite sweets sa Cafe Santi. Or grab the best meal na offer ng The Kitchen Table, Dine-in Man o Takeout. Di ba nga? Alam kong busog na ang mga mata ninyo dahil sa relaxing na ganda ng Avior Hotel. At ngayon, nakikita nyo na nasa loob ako ng kitchen, di ba? Alam nyo na siguro kung anong gagawin natin dito. Magluluto tayo at kakain. With that, makakasama natin ang executive chef ng hotel na ito. Walang iba kundi si Chef O. Oh, hi, Chef O! Oo, magandang gentle sa'yo. Ngayon, dahil nandito tayo sa kusina, mayroon akong hinagda para sa inyo. Magluluto tayo ngayon ng Primavera Pasta. Meron tayong clubhouse, Avior. Ang concept nito is para siyang international cuisine na touch ng Asian fusion para dito sa atin sa Pinas. Gagawin natin ito, tuna para sa festival na gagawin natin. Ito mga recipe na ituturo mo sa amin ngayon, easy lang ito. Ay, napakadali lang po nito. Kayang-kaya gayahin sa mga tahanan. Ito ang dalawang Tunalicious dishes na gagawin ni Chef O. Pero bago natin puntahan niya, Chef O, kwentuhan niyo naman kami kasi originally si Chef O ay from Manila. Yeah, from Manila. Okay. From Paco, Manila. Nandito po dito sa aking paglalakbay sa labas ng bansa at sa Manila at kung saan saan na lang nakapit ang Boracay, Golden Phoenix Hotel, malalaking catering company, Gensan, tapos napunta ko ng Palawan sa Maguindo Resort. Tapos after naman ay galing sa Atlantis at saka kay Gordon Ramsay sa Laverta na Maze Restaurant. So, nakarating ako dito. So, ang Palawan napunta ko na ng Cebu, nasa Waterfront Hotel. So, nagtrabaho ko na sa executive chef sa Oil. And then, sa Pearl Park. Yung pinakahuli ko ay sa Pearl Park. Siyempre, andito ka na sa Gensan ngayon. Pamalakasan talaga, hatid namin sa iyo ngayong araw na to. 30 years na experience mo sa loob ng kitchen. Hindi na rin basta-basta itong recipe na ituturo ninyo sa amin ngayon. Kaya ang swerte ninyo, guys. Ngayon, sige na. Ituturo mo na sa amin kung papaano. Itong dish nito ay isang Primavera Pasta na originate sa Italy. So, lulutuin natin with a touch of Avior cuisine. Ang muna gagawin natin is yung parating linis. So, muna tayo lalagyan natin ang olive oil, garlic or onion. Susunod natin. It doesn't matter kung mauna yung onion or mauna yung garlic. Yung garlic ang inuna mo. Ibig sabihin, ang estilo mo is Asian. Onion naman is Western. Katapos natin mag-isa yan. Hintay lang natin siya mag-caramelize. At isusunod na natin yung iba pang ingredients na bell pepper, tapos black olives at saka green olives. Ang susunod natin yung pasta. Ito ang linguine pasta o flat noodles. Habang hinihintay natin mag-caramelize ito, yung noodles na linguine, pitrito ko lang para pang-garnish natin sa ipapaw. Caramelize na ito, lalagyan na natin yung bell pepper at saka yung black olives at saka green olives. Lalagyan natin ang white.
na natin yung sunod yung pasta. Tapos sabay na natin yung butter at saka yung rosemary. Lalagyan din natin ng dipsil. Ito, pag crispy na siya, pwede na natin siyang ilabas at yung toasted noodles. Ito na. Sinir lang natin siya. Caramelize na ng maayos para juicy pa rin siya sa loob. Hindi naman kailangan na well done siya. Ito na ang Primavera Pasta na hinahandog namin sa inyo. Patusin na lang natin siya ng little garlic bread at noodles. Ilay mo. Basil. Rar. For our second dish for this day, ito na yung clubhouse, eager clubhouse. Kung ito yung mga ingredients niya. Ito yung tuna. Actually, ginagamit natin ito siya sa tuna sandwich. Ang ginawa namin dito, ang composition lang nito is meron itong konting mayo, condensed, meron siyang all-purpose cream. Ngayon, ang gagawin natin is drench natin siya sa flour, tapos egg or butter, nilagyan natin dito ng water with flour, and then this one is breadcrumbs. Drench muna natin siya, tapos frituhin natin siya, pan-sear lang natin siya hanggang sa maluto. Flour. Ito naman tayo sa butter. Yung butter na B-A-double-B-R. Ipag natin siya sa breadcrumbs na natin siya, ipuporma na parang kasilapi ng bread natin. Ang mangyayari dito, crispy sa labas, sa loob niya is malambot. Olive oil. First step natin, ito na yung mainit na yung kawali. Lalagyan na natin siya. Pan-searing method, small amount of oil lang. Then lalagyan na natin ang ating breaded tuna. Actually, ang lulutuin na lang natin dito yung crust niya. Kanyang ready. Okay, para sa next step natin, i-assemble na natin itong Avior clubhouse sandwich. Bread, 4 pieces, nalagyan natin ang honey mustard dressing. Ang unang layer, meron tayong lettuce, 2 pieces cucumber, at 2 pieces tomato slice. At ito na yung tuna natin. Second layer, ilalagay natin ang bacon, at yung egg, ham, and cheese. Ayan ang bigger platters natin. Slice na natin yung isa. Lagyan natin ang 2 strips. Trim lang natin. Pwede ito for sharing. Dalawang masiniro. Kasama. Kaibigan. Sasamahin natin siya na parang skewer. Yung french fries natin. Dressing niya, binisyon ng honey mustard dressing at saka pomodoro or pomodoro sauce. French fries na lang ang lulutuin natin. Ang ginawa ko dito, binigyan ko ng konting art. Tinalik ko siya sa onion leaves. Then, ibrituhin natin. Mamaya, mapuntura na lang natin ng parmesan cheese. Saka, paprika. Ito na yung huli natin procedure. Ipa-fry na lang natin ang fries. Tapos, lalagyan lang natin ang parmesan at saka sorrel. At ito na po ang Avior Clubhouse Sandwich na handog namin para sa inyo. Joy! See, sa loob lamang ng 30 minutes, meron na tayong 2 tuna dishes na chak magugustuhan nating lahat. Kaya naman tawagin na natin si Chef dahil gutom na rin ako, Chef. Oh, pasok! Finally, eto na. Finally! Hindi na ako masyadong matagal yung pag-aantay ko, Chef, kasi 30 minutes na yung 2 na. At ang dami nito, ha? In fairness. Chef, unahin natin itong si tuna sandwich. Okay. Sobrang dami nito, Chef. Upo ka dyan para samahan mo ako ngayon na lagtakan itong niluto mo, di ba? Itong ganito kalaki na na serving, good for how many people? 2 to 3. 2 to 3, no? Kasi na pero dahil gutom ako ngayon, parang mauubos ko siya nung ako lang, no? Wow! Okay, meron tayo ditong egg. Ano pa itong nandito sa gitna? So, meron siyang 4 na bread. Aha. Tapos meron tayong tuna. Tuna, ginamit natin yung
belly. Tuna belly, fresh belly. So, yun pa nito yung perfect na part ng tuna na pwede natin gano'n sa sandwich. Pagkakasa din siya ginagamit sa mga sushi, pero mas masarap din siya sa sandwiches. Pero paano yun, Chef, kung ako ay isang budgetarian? I'm sure yung mga nanonood sa bahay ay medyo nagtitipid na rin. Pero gusto talaga nilang gumawa ng tuna sandwich. Pwede ba yung mga tuna flakes? Pwede, pwede. Nasa can na nabibili. Oo, pwede, pwede yun. Parehas pa rin ang procedure niya sa paggagawa niya. So, wala naman siya pinagkaiba. Pinagkaiba lang, express yung ginamit ko. Tapos sa kanila, pinagkaiba. Pwede, pwede. Nasa budget, mas pasok sa budget yun. Pero dahil fresh ang ginamit mo dito, Chef, hindi ko alam kung saan ang uunahin ko dito eh. So, pwede bang kahit saan na lang? Kasi parang magkakadugtong silang lahat. So, dito, ayan. Fresh na tuna ang ginamit natin dito, Chef. Ibig sabihin, medyo pricey siya. At ang laki ng kinuha ko. Pagkano tong ganito dito sa hotel niyo? Dito sa hotel niya, binibenta namin yan ng 250. Mm-hmm. Dito sa hotel, binibenta namin yan. Pero kung gagawa lang kami sa bahay, ang cost niya lang is bababa lang ng 60. Wow. Ang magpapamahal lang sa kanya dyan is kasi may bacon siya. Pero kung wala naman bacon, baka mas nangyari pa doon. Tsaka yung cheese, hindi nyo tinipid sa ingredients eh. Pinuguran nyo ng napakaraming cheese yung bread na ginamit ninyo. Diba? Tama. Oo, kaya kayo meron dyan. Meron siyang parmesan cheese, meron siyang cheddar cheese. Ayun o. Napakataba nung egg, sinasabi ko sa inyo. Kung sa bahay nila gagawin, gagamitin na yung procedure na sinabi ninyo, magkano yung magagastos din sa bahay? Kung gagamitin yung tuna plates? Ako, tuna plates lang, nasa 50, wala pa. Siguro, hindi naabot. Kasi yung pinapay kung gagamitin naman nila is yung white bread lang, mas makakatipid sila. Tapos yung tuna plates na nikan, pwede na nagamitin yun. Alam mo, bagay na bagay ito para sa mga mommies natin na always busy. Pag gusto nang madalian na pwedeng i-prepare para sa kalabang kids, di ba? Pwede na to, ang bigat na sa chan ito, Chef, di ba? Apat na, para apat sa mga bata. Plus my fries pa. Bongga siya! Pang merienda, pang breakfast, pwede rin pang baon. Kung pwede nang lumabas-labas, di ba? Pero habang nag-online class, pwede lang taka to. Yung isa naman, pag-usapan natin, what is that? Ang isa naman is yung tinatawag namin Primavera Tuna Pasta. Ooh! So, ang lahat ng ginagawa namin dito is influenced by international cuisine. Mm-hmm. Pero ang flavor natin is pang-Asia. Mm-hmm. So, madali siyang hanapin. Okay. Anong isang ingredient dito na talaga masasabi mong wow, Pinoy na Pinoy yung datingan niya? Tomato natin kung kasi is binalatan talaga natin sa fresh tomato. Tapos ang nangyay natin sa tomato sauce. Hindi ko pa siya natitikman. Gusto kong sabihin mo sa akin kung anong kailangan ko i-expect dito pag natapos ko na siyang tikman, Chef. Ito ba yung manamis na miss? Masamis. Kasi yung mga kids gustong-gusto ng matamis. Si Pinoy ay gustong-gusto ng matamis. Kaya naman titikman ko na siya ngayon, Chef. Thank you so much. Uy! Mainit-init yung plato natin in fair. Sobra! 30 years ka ng chef, di ba po? So, talagang alam na alam kong masarap na itong inihain mo sa amin ngayong araw na to. Walang duda. Sa itsura pa lang, tatakamin na niya. Ay, oo nga. Pagugustuhan to ng mga bata. Manamis na miss at maasim-asim. There you go. Thank you so much, Chef, sa pagpapatikim sa amin itong napakasarap na tuna dishes para ngayong araw na to. Nabusog ako, pero ikaw alam kong gutom na gutom ka na dahil sa nakikita mo ngayon. Pwedeng-pwede mo namang gayahin itong dalawang Tunalicious dishes na inanda sa atin ni Chef o sa inyong mga tahanan. Gamit-gamit lamang ang procedure na itinuro sa inyo ni Chef O. At sumali sa ating tuna replica. Kailangan niyong gawin, gayahin niya ang procedure ng pagluto, hindi naman talaga kailangan sakto. For example, yung mga ingredients, Chef, diba? Especially the tuna. Pwedeng palitan natin yung mga isdang gagamitin natin basta yung procedure ay saktong-sakto. I-vlog nyo yan at isend sa link na nasa ibaba. Ito pa rin ang iyong ati girl, ati mong maganda, Bettina Briones, na nagsasabing you can still experience the fun, dumi ng tunay na kasiyahan by just staying sa inyong mga tahanan. Experience Tuna Festival right at your fingertips. Ito pa rin ang Tunalicious. See you next time, next year.